Ibulong mo lamang ito sa hangin upang mapapaibig mo siya ng husto kahit na hindi mo pa ito naging karelasyon. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo paano ninyo mapapaibig ang isang tao kahit hindi mo pa ito nagiging karelasyon at matagal mo na itong gusto at hanggang ngayon hindi mo pa rin masabi-sabi ang iyong nararamdaman. Ngunit may pamamaraan tayo upang mapansin kanya and maramdaman niya rin na may pagmamahal siya sa inyo or mapapaibig mo siya kahit na hangin or ibulong mo lamang ito sa hangin. Ito rin ay pwede mong gawin kahit na ito ay naging karelasyon mo na at naging ex mo. Kung gusto mong bumalik muli ang inyong ex, pwedeng-pwede mo itong gawin para sa kanya. At ayun, kailangan din na buo ang inyong loob sa paggawa nito and huwag ninyo itong gawin kung kulang kayo sa tiwala and huwag ninyo itong gawin kung ito ay laro-laro lamang. Kailangan na gawin ninyo ito sa taong mahal ninyo, gawin ninyo ito sa taong alam ninyo sa sarili na siya na talaga ang gusto mo makasama habang buhay. Dahil hindi ito pwede na gawin mo lamang ito at laro-laro lamang. Kailangan na seryosong gawa ito. Dahil kailangan na seryoso and alam mo sa iyong sarili na mahal mo siya talaga. So ayun po, pwede itong gawin sa babae ito babae and lalaki ito lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka LDR, syempre sa ating magpartner babae and lalaki, pwedeng pwede po ito. So sa materialis naman ay wala tayong materialis na dapat na ihanda sa paggawa nito, dahil ibubulong lamang natin ito sa hangin. Ang kailangan lang natin dito is maghintay tayo kung merong hangin or maganda yung hangin or malakas ang hangin, yun po ang ating paggawa. Dahil ito ay kahit anong araw at kahit anong oras pwedeng pwede ninyo itong gawin. Ang importante lamang is yung malakas yung hangin. Yung hangin na normal na hangin, na hindi hangin ng bagyo or ano pa mang hangin, yung normal lamang na hangin sa araw-araw. So yun po ang dapat nating bantayan kapag humangin ito, ayun po ang ating paggawa. So ayun po, kapag naramdaman ninyo na medyo malakas ang hangin o naramdaman ninyo na may hangin ito, kailangan na nasa labas kayo ng bahay or di kaya ay nasa bintana or di kaya ay nasa pintuhan. Dapat or kailangan na mag-isa ka lang or kahit na may kasama ka at hindi ito malalaman ng kasamahan mo or hindi ito malalaman sa kalapit mo na tao. Kahit na may tao sa harapan mo, pero mas maganda na walang tao and ayun, para ma-focus ka and masabi mo ng tama or masabi mo ng nakafocus ang iyong ginawa. So ayun, ang gagawin mo lamang, kapag naramdaman mo na ang hangin, ibubulong mo lamang ang pangalan ng gusto mong paibigin. Yung tao na gusto mong paibigin, ibubulong mo lamang ang kanyang pangalan or di kaya yung tao na partner mo na or ex mo na. So, pwede mo or ibulong mo lamang ang pangalan at apelyido nito. Or di kaya sa taong matagal mo nang gusto na hanggang ngayon ay natatakot ka pa rin na magtapat sa kanya na mahal mo siya. So, gawin mo ito. So, kapag humangin, isang gagawin mo, pangalan, apelyido, ni target, kung sino man yung target mo, ibulong mo at sabihin mo, mapapaibig ka sa akin ng husto or di kaya'y magkakagusto ka sa akin, dahil nakadepende ito
sa inyong sitwasyon. Halimbawa ay nagugustuhan mo pa lamang ito, so ang gagawin mo is pangalan niya apelyido at sabihin mo na magugustuhan mo ako or mapapansin mo ako. At kung sa iyo namang ex, so pangalan apelyido ni ex at sabihin mo bumalik ka sa akin or magmamakaawa kang bumalik or balikan kita and hindi mo na ako iiwan kailanman. So gawin mo na nakadipindi po. And kung sa karelasyon mo na ito, sabihin mo dito pangalan at apelyido ni karelasyon at sabihin mo mapapaibig ka sa akin ng husto and wala ka ng ibang mamahalin kundi ako lamang. So any situation po, kung ano man yung situation ninyong dalawa, is yun po ang dapat mong hilingin, dahil any wishes naman po ay pwede po. Magtatanong ka ilang beses ba itong ibinulong, kahit ilang beses, mas marami yung nabibigkas natin, mas maganda. Yun po ang dapat nating gawin. So kailangan na focus and kailangan na mula sa ating puso ang iyong pagsabi, mula sa iyong puso ang paggawa, para maramdaman ka agad nito ni target. Mas maraming pagbigkas, mas maganda po, dahil mas mabilis niya itong mararamdaman. So ayun, any situation naman po ay pwede ninyo itong gawin. And gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Basta ang importante ay dumaan ang malakas na hangin. Dahil yun po ang ating kailangan, na kailangan na ibulong natin sa hangin upang maipaparating ng hangin ang ating mga sinasabi. So maghintay lamang tayo or makiramdam tayo kung meron bang malakas na hangin na dumaan, dahil yun po ang ating kailangan upang mas madali or mas mabilis natin ito mapagana. So kailangan na positive ka lamang sa iyong mga ginagawa, and wag na wag mo itong laging isipin na may ginawa ka para hindi ka mababalisa or hindi ikaw ang maghabol sa kanya or hindi ikaw yung laging mag-iisip kay target. So kailangan kasi sa isang ritual is buo ang inyong tiwala, and ayun, naniniwala ka, and wag na wag mong hayaan na magiging negative ka, or wag na wag mong hayaan na magiging or magduda ka sa inyong ginawa. So ayun, laging tatandaan ng ating mga ginagawang ritual, wag na wag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone, God bless us all.